mainit na balita, mga kaboses ng masa, ex-President Rodrigo Roa Duterte inexposed sina President Bongbong Marcos Jr., Tambaloslos at Rimulya. Linabas na nga ni dating presidente ang drug list at kasama dito ang pangulo. Heto naman na sa kabilang banda, senador at PBBM nagkaroon ng second meeting. Ang una ay para magreklamo ni Zubiri kay PBBM na ang People's Initiative na ito ay ibabaliwala lamang ang Senado. Ayon naman kay President Bongbong Marcos, dati akong senator. Tama, hindi pwedeng ibabaliwala ang Senado. Andun din si House Speaker at sinabihan siya na, sige, Mr. President, magsulong kayo ng resolution. Sabi niya kay Romualdez, pero hindi tulad ng ini-expect natin ay imbis mawala na ang People's Initiative na ito, ay lalo pa itong bumibilis at lalo pang pinadali. Tanong nga ng mga senator ay bakit tumutuloy kahit meron ng resolusyon. Kaya dito na pumasok si Senator Aini at sinabi niya na ang pasimuno sa People's Initiative ay si pinsan niya na si Romualdez para maniguro makuha ang tamang amount ng mga signatures para maituloy ang charter change bills, maituloy ang People's Initiative na ito ang tunay na dahilan. Kaya pilit na inaalis ang Senado sa usapang ito. At heto na naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Tutol sa charter change, lalong-lalo na dito sa People's Initiative. Hindi lang po ang People's Initiative ang kanyang pagtutol, kung hindi pati ang dahilan. Kumbaga, hindi lang yung sa dahilan, pero in-expose niya ang mga motibo sa likod ng pagbabago ng ating saligang batas. Madalas sinasabi, tatandaan natin na ito ang Pangulo na unang nagsulong ng posibilidad na pagbaguhin ang forma ng ating gobyerno. Ngunit huwag rin natin kakalimutan na siya rin ay bago niya pinaumpisahan sa Kongreso, ang pagbabagong ito ay pinag-aral niya. Pinag-aral niya at pinaaral niya ang isang komisyon. At dahil dito lumilitaw din ang kanyang pinag-aralan at ang kanyang mga obserbasyon doon sa sinusulong na pagbabago sa saligang batas. But bago ang lahat. Totoo. Ano yung totoo? Naalala nyo nung a few days ago, may kumalat na balita na nagka-second meeting ang ating mga senador sa ating Pangulo. Ang unang meeting ay ang meeting ni Senate President Mig Zubiri kay Presidente Marcos at ang sinumbong ang People's Initiative. At inireklamo na ang People's Initiative na ito ay ibabaliwala ang Senado. Ay, medyo self-serving, pero sige. Okay. Ang sagot ni Pangulong Marcos, dati akong senador, tama, ano, hindi pwedeng ano, mabaliwala ang Senado. So, andun din si House Speaker at sinabihan si House Speaker, o sige, Mr. Senate President, magsulong kayo ng resolusyon, asikasuhin ninyo yung tungkol sa economic provisions at sumali rin kayo dun sa resolusyon, sabi niya dito kay, ano, kay Speaker Martin. Hindi po yan ang nangyari. Oo, naipasa yung resolution of both houses. Resolution RBH number 6, hindi ako nagkakamali. Ngunit, unlike what we expected, hindi natigil ang People's Initiative. Hindi natigil ang People's Initiative, instead, lalong bumilis, lalong namadali. Umangal ngayon ang mga senador. Sabi ng mga senador, bakit tumutuloy? Meron ng resolusyon. Habang nangyayari ito, nagsalita si Senadora Aimee Marcos at sinabi niya, ang may pasimuno ng People's Initiative, ito, si House Speaker at pinsan niya, Martin Romualdez.
siya daw ay naglalabas ng tag 20 million kada distrito para maniguro na makuha ang tamang amount ng mga signatures para maituloy ang charter change, maituloy ang People's Initiative. Kailangan ng minimum of 3% per district at 12% total of the total registered voters ang makapirma. Inireveal din ni Senadora Marcos na mayroong timetable na baka by July of this year magre-referendum na at paariba na ang Constituent Assembly. Kapag natuloy ang People's Initiative at nabago ang Section 17 ng Saligang Batas, mababaliwala ang boto ng Senado at mismo Kongreso lang o yung House of Representatives. Sila ang magko-control ng charter change. Sila ang magde-decide kung ano ang wording, kung ano ang topics, kung ano ang coverage ng charter change. Hindi yan malilimita sa economic provisions. Ito ay lumitaw din ha sa speech ng ating dating pangulo kanina lang. Wala pang isang oras nakakaraan. Okay. Tila na alarma si Presidente Duterte, na alarma din si Senadora Aimee, na alarma ang mga senador. Okay? Nagkaroon ng meeting sa Malacañang, miniting ni Presidente ang ilang mga senador, andon si House Speaker Martin Romualdez. Anong napag-usapan? Okay? Apparently, alam pala ng ating Presidente tungkol dito sa People's Initiative. At mayroon ng mga proposed changes dito. Sa madaling sabi, hindi daw ititigil ang People's Initiative. Yun. Todo-todo pala ang suporta ni Pangulo sa People's Initiative. Binabasa ko dito yung nag-leak na mensahe. Hindi ko muna sasabihin kung kanino, baka i-reveal na lang ng ibang mga vloggers. Pero sabi, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari wala siyang alam, yung pala todo-todo niyang sinusuportahan ang People's Initiative para magkaroon ng 2 times na 5-year terms siya at iba pa. Yung issue ng pagbaliwala sa Senado ay binaliwala na rin sa kanya. Yun po yung nakalagay sa mensahe, binabasa ko lang. Wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Speaker at sa People's Initiative na magpanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon. Si Presidente daw ay manatili sa posisyon ng 10 taon. At mahigit pa kakahiya kung anong binatikos kay former President Marcos, yung una, mas malala pa raw ang gagawin. Traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan. So, yan po. So, na lumitaw na tila ayon dun sa mensahe na ito, may nagkakakuntsabahan tungkol sa People's Initiative. Okay. Ang kuntsabahang ito ay magtutuloy-tuloy at ito ang ikinabahala ng ating mahal na dating Pangulo. Nakita niya ito ang purpose ng People's Initiative. Term extensions pala. Ang pakwento, economic provisions. Pero kung nasa na yung ating mga moderators at TikTok. Pero kung ito ay matuloy, ayon dun sa speech ng ating dating Pangulo, ang magiging figurehead lang daw itong si Presidente Marcos at ang tunay na mamumuno ay si House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang sinabi sa speech kanina ha. Bukod pa dito ang sabi niya, gagawin nilang parliamentary. Single body, walang Senado, so parliamentary with no higher body. Unicameral, kumbaga. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, significant po ito. Sabi ni dating Pangulong Duterte,
ang pag-parliamental, pag-presidential, taong bayan mismo ang mag-e-elect sa Pangulo. Direct in voting, tama siya. Pero sa parliamentary, hindi taong bayan ang mag-e-elect sa prime minister. Ini-elect natin ang mga representante at ang mga representante, sila ang mag-e-elect ng prime minister. Katulad ng pag-elect natin sa House Speaker ngayon. Di ba sinasabi ko sa inyo dati na ang ating saligang batas was going to be parliamentary at the last minute ginawang presidential. Kasi baka daw ma-oust si, ano, si Tita Cory, but that's a different story, late for later. So, sabi ni Pangulong Duterte, ang plano nila ay tumuloy-tuloy sa kanilang ano, sa pag tumuloy-tuloy in power. Actually, transcribe ko most of the speech. So, ano yung mga highlights dito? Bukod pa dito, so nire-raise niya yung alarma na ito. Nire-raise niya yung alarma na ang pagpapakialam dito sa ating saligang batas, hindi ito para sa taong bayan, kundi para sa personal na kapakanan ng isang pamilya na gustong humawak ng posisyon at ng power pang habang buhay at hanggang katapusan. Yun ang sinasabi nila. Mula ngayong araw na ito, bago na po ang ating stand. Kung hindi, hindi naman bago. Kumbaga, na-define na ang ating stand. Na-define na po kung saan patutungo at kung ano ang pinaglalaban ng taong bayan. Dinefine na para sa atin ni Rodrigo Duterte kung saan patungo ang labanan ngayon. Ang sabi niya, inumpisahan niya doon sa pagbatiko sa People's Initiative. Anong sinabi niya? Inumpisahan niya dun sa pagdidiin. Hindi nyo man lang ine-educate ang taong bayan. Anong ibig sabihin niya dito? Walang information campaign. Matagal na po nating sinasabi yan. Pumipirma ang mga tao, hindi maayos ang impormasyon. Sabi niya, you are trying to keep the people ignorant. Ginagago mo kami. Ginagago nyo kami. Sabi niya, so, bakit? Kasi wala man lang explanation. Sino ba dito sa social media ang nag-explain kung ano ang ano yung binabago ng People's Initiative? Ano ang sinabi dun sa ano sa amendment, sa proposed amendment? Amendment to Article 17, joint voting. So, sino ang nag-explain? Hindi yung mga kongresista, hindi yung mga so-called nagpo-push para dito sa ano, sa amendments, hindi po sila, hindi po yung mga nagki-claim na sila daw ang may pasimuno ng People's Initiative. Wala ni isa sa kanila, maging si House Speaker, kahit sino sa 300 na kongresista, ang nag-explain kung ano ang People's Initiative. Ang nilalaban lang nila, dapat ituloy. So, they were trying to keep us ignorant. Kung kaya't dito, alone, sa Luminous, in-explain namin, meron pa dyan sa TikTok na isang mahabang explanation kung ano ang proposal dito sa People's Initiative, yung pagbabago ng amend ng Article 17 ng Saligang Batas. Hindi lang nag-explain na ang purpose nito ay para makaariba mag-isa ang Kongreso at makontrol nila. Sila ang magkocontrol kung anong pagbabago. At anong sinabi ng Presidente Duterte? Once you open that door, pag pinapasok nyo na yan, sila na. Walang makakapag-control dyan. Walang paraan para malimit yan. Dire-diretso yan. At kung anong gusto nilang paraan para hindi na sila bumaba sa pwesto, yun po ang ilalagay nila. Kunwari daw yung economic provisions, hindi. Ang economic provisions, excuse lang daw yun. So, in-explain ni Presidente, we are one house. Anong ibig sabihin nun? Iba-iba tayong rehiyon, iba-ibang salita, iba-ibang pagkain, iba-ibang ugali, pero isang bayan tayo, isang bahay. Tawag niya isang bahay. At ang paraan para maging kasa tayo ay yung saligang batas. Ito yung sinasabi natin. It's called the Constitution because by this document, we constitute ourselves into a nation. Diba?
we constitute ourselves into a nation. Dito tayo naging isang bansa. At yan po ay inulit ni Presidente Rodrigo Duterte kanina, former President Rodrigo Duterte. Pinakialaman, sinisunog nila o sinisira nila yung bahay, sabi ni Presidente. So, ang ambition niyan, sabi niya, and I am quoting here, ang ambition niya nang galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez, binanggit niya si Presidente, at ito masakit na pala sa akin magsabihin. I will just quote former President Duterte. So kung sakasakaling may mangyari sa atin, so alam niyo na kung bakit, sabi ni Presidente Duterte, ang ambition niya nang galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez, bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si BBM bangag noon, ngayon presidente na, bangag pa rin ng presidente. Kayong military, alam nyo yan, lalo na yung mga nasa Malacanang. The AFP, alam niyo, may drug addict kayo na presidente, sabay mura. Before this, sabi niya, Mr. President, in-explain niya, election is a cleansing process. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag tapos na ang termino mo, baba ka na, iba naman ang uupo. Yun po, kaya pwedeng Ilocano, pwedeng Bisaya, pwedeng isang taga Mindanao, pwedeng kung sinong Pilipino ay maaari, in theory, may pagkakataon na maging pangulo, may pagkakataon na mamuno. Lahat yan, pati mga kongresista, lahat yan, eventually bababa yan. Cleansing process, sabi ng ating Pangulo. Ibig sabihin, give chance to others naman. Sabi niya, if you stop the process of governance, kay paibahin mo ang termino, masusunog nga ang bahay, sinasabi niya. He didn't say that exactly, pero ito pa. He interrupted himself and he said, Mr. President, kaibigan kita, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya ng panahon nung pinalayas kayo. Sabi niya, kung hindi na talaga ito mapigilan, andyan ang military at ang pulis, pag-aralan ninyo ang pinapakain nila sa taong bayan. Pag nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa sa inyo naman yun. He explains, itong defense, presidential, parliament, pag presidential, direct vote. Itong parliament, prime minister lang. Ang boto niyan, yung mga congressman. Okay? Wala kayong prinsipyo, sabi niya, mukhang pera kayong lahat. Kasi ibig sabihin nun, sa paghahalal ng isang prime minister, kayang ipairal, pera-pera din. Ito yung masama nun. Yung perang ipaiiral dyan sa pag-i-elect ng isang prime minister, manggagaling din sa atin, pera natin yun. Sabi niya, kaya gusto ko kung magka-leche-leche na, balit, arestuhin ninyo at nabalitaan ninyo, he was referring to the military, arestuhin ninyo kasi nagsasayang sila ng pera. It is a fraud, swindling ang ginagawa nila. You must account for the money that you bought for the signatures of the Filipino people. Bribery yan. Magdasal lang kayo, sabi niya, if by the grace of God, mabalik ako, sinayang ninyo pera na pera, People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga PI kayo ninyo. Vice Mayor, Mayor, Congressman, Presidente, kayo nagpasok sa Congress, nag-election na. Pag pumasok sa Kongreso, sabi niya, say ko. Anong ibig sabihin yun? Sabi niya, pag pumapasok daw sa public office, say ko. Paglabas, Rolex na. Ibig sabihin, mga nagpapayaman sa opisina. Sabi niya, alam niyo paano ako nagkakaso sa ICC? Sabi nila,
daw niya yung mga ina-alive daw niya, yung mga drug pusher, mga drug addict. Sabi niya, mabuti na lang at wala na ako sa pwesto. Kausap niya dito ang presidente. Mabuti na lang at wala na ako sa pwesto, baka nakasali ka pa. So, ang ibang mga revelasyon. So, in a nutshell, ito yung sinasabi ng ating Pangulong Duterte. Mali ang People's Initiative. Hindi tama ang kanilang ginagawa at hindi dapat nila pinakikialaman ang saligang batas kasi hindi sila mapagkatiwalaan. Once you give them the power to mess with the Constitution, that is it. Pasok na sila and they will perpetuate themselves into power. Ang masama niyan, ginagamit pa ang pera ng taong bayan para dito sa People's Initiative kuno-kuno na ito. In the process, meron siyang mga revelasyon. Isa na contained daw dun sa PIDEA list ang pangalan ni Presidente Marcos, nung presidente si Rodrigo Duterte. In-expose niya at sinabi niya, ang may ambisyon to perpetuate themselves in power ay binanggit niya ang First Lady at si Speaker Martin Romualdez. Nanawagan siya. Ito, finally, ang third is, nanawagan siya sa ating armed forces at sa PNP to protect the Constitution. Kasama yan po sa kanilang mandato to protect and uphold the Constitution. Ito pong ginagawa ay hindi dapat tiisin ng AFP at ng PNP ang hindi pagpuprotect sa Constitution. At itong paggamit o pag-abuso sa paggamit ng pondo ng bayan ay isang atake sa taong bayan, kung kaya't kailangan protektahan ng AFP at ng PNP ang taong bayan dahil dinadaya daw tayo, ini-estapa tayo. Yun yung term ni Presidente Duterte, ini-estapa tayo ng mga lideratong ito. Pera natin, ginagamit laban sa atin. Sabi ni Presidente, ako galit talaga, dating Presidente. Bakit bigyan mo ng problema ang Pilipino? Ito yung part na, anong kasalanan ng mga Pilipino at gumagastos kayo? Swindling yan, sabi niya. Kung by a stroke of fate makabalik ako sa Malacanang, kayong lahat, kagaya ng tatay mo, Bongbong, ipasok ko, kasama mga congressman, ipasok ko kayo ng 2 taon. Kalokohan ninyo, hindi pa nga naaayos. Yung niya sabihin, hindi pa naaayos ang mga problema ng bayan. Bakit ko alam? Alam ko na yan ang sasabihin niya. Okay, huwag niyo natanungin. So, ito yung inuulit-ulit natin dito. Ang daming problema, pagkain, tubig, kuryente, transportasyon, internet, lahat hindi inaasikaso. Inuna ang saligang batas. So, sinabi ni Pangulong Duterte, what is wrong with the Constitution? Tell me. Ano yung ambisyon nyo? The real purpose of the constitutional changes sa People's Initiative is to perpetuate those who are in power. Sabi niya, I hope we'll continue to love our country. Magbigay sila ng pera. Kung magbigay sila ng pera for this People's Initiative, sabi niya, tanggapin ninyo. Pera ng bayan yan. Pero huwag niyong ibenta ang inyong prinsipyo. So anong ibig sabihin nito? Ano ang repercussions nitong speech na ito? Unang-una, tumindig na ang dating Pangulo. Sabi niya, ayaw na sana niya, retired na siya. Remember, just last week, sinasabi niya, ayoko na. Tapos na ako, nagpresidente na ako. Hindi ko na gustong tumakbo, but if I have to, if the situation calls for it, if the country needs him, tatakbo siya. So tumindig ang ating Pangulo ngayon.
because the situation already calls for it. Nanawagan siya sa AFP at sa PNP. Gawin ang kanilang mandato. Protect, uphold the Constitution. Protect the people. Ito na po yung sinasabi natin matagal na. Mandato ng ating armed forces is to protect the people. Sila ang magde-decide kung ito na ang panahon o ito ang sitwasyon na kailangan nilang mag-exercise ng kanilang discretion. Okay? Kasi yan ang nasa saligang batas. Very moving yung sinabi niya. Ano yung next? Nagsabi na siya, ito na po. Pero binibigyan niya ng chance, nandun sa speech niya, magbago ka. Kumbaga, sabi niya, pag hindi ito naagapan, ang ending nito ay mauulit ang 1986. Dalawang beses kasi binanggit ng Pangulo yun eh. Dalawang beses niyang binanggit na mauulit yung panahon. Matutulad siya dun sa panahon nung pinalayas sila. Sabi niya, I am calling on them. Bakit kailangan siya yung mag-call on them? Kasi inangat niya ang estado ng AFP at ng PNP nung panahon niya. Pwede siyang manawagan. Tayo? Okay, we join his call. Pero ang mangunguna talaga siya. Kasi ang opinion natin will just be taken along with the opinion of everybody else. But they will still exercise their discretion. Maybe. Emotions are running high. The speech, well, we'll see what Malacañang is going to interpret of this speech. Pero para sa akin, it's very clear. Maliwanag, nag-focus ang dating Pangulo sa ating saligang batas. Nag-focus siya doon sa attempts na baguhin ito dahil may impormasyon nga na ang purpose ng pagbabagong ito ay hindi yung economic provisions, kung hindi ang perpetuation of power ng isang pamilya. At base dun sa text message nga, dun sa mensahe, hindi lang po basta another term, kung hindi 10 additional na taon para sa Pangulo. At dangerous din sa ating demokrasya, kasi mawawala ang direct voting natin sa ating liderato. Kung ang parliamentary ay isulong nila, mapapagkatiwalaan ba natin itong mga ito na protektahan ang interes natin? Tandaan, ito ang Kongreso na nagpakulong sa dalawang taong namamahayag lang. Ito ang Kongreso na nagpakita ng opresyon sa mga ordinaryong mga mamamayan na nagsasalita lamang, na critical sa administrasyon. Ito ang Kongreso na nag-threaten at nanakot, hindi lang ng SMNI, kundi lahat ng media. Bakit? Ginawa nilang example ang SMNI. Sa gayon, matakot lahat ang mensahe. Pwede naming bawiin ang prangkiso ninyo kahit kagagawad lang yan. Bago nagsalita si Presidente Duterte, ang unang talumpati o isa sa mga naunang talumpati ay kay Mayor Baste Duterte, Sebastian Duterte. Pag nakapikit ako, pareho sila ng boses ni Pangulong Duterte. Ewan ko kung napansin ninyo. So, at ang sabi niya, Mr. President, medyo maangas talaga ang speech niya. Maangas din ang speech ni Congressman Pulong. Pero gusto kong i-bookend itong dalawa. Si Mayor Baste at saka si President, former President Duterte. Kasi straightforward sinabi ni Mayor Baste, Mr. President, you are lazy and you lack compassion. Mabigat yung terms na yon. You are lazy and you lack compassion. Alam nyo, dun pa lang sa lack compassion, problema na natin yan. Dahil yung ability niya na maramdaman yung paghihirap ng taong bayan, it does not exist. Kulang.
wala siyang, hindi niya nararamdaman na nananawagan tayo ang taong bayan paulit-ulit. Tumataas po, mataas po ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Pero what is he doing? Binabago yung saligang batas, inuna pa ang possibility na makapag-extend ng kanilang mga termino until forever. Ni-reveal pa na ang ambisyon at ang nag-reveal doon naman sa isang talumpati, si Attorney Glenn Chong, ini-reveal niya na ang inaambisyon ni First Lady ay makapag-presidente din ang kanyang panganay na anak. At magagawa lang po yun kung tuloy-tuloy nilang hawak ang tinatawag nating reins of power. At ito ang paraan para gawin yun. Wala pa akong sinasabi na opinion dito. Ini-interpret ko pa lang dito ang mga sinasabi ng mga nagtalumpati. Primarily, ang talumpati ng ating dating Pangulo. So, nakikita ko na yung mga tumututol. Bakit sinasabi ko na from this day forward, iba na po tayong lahat? Kasi meron ng focus ang laban. Ang unang-unang focus dito ay etsepuera na natin ang mga taong makasarili. At ang ekspresyon ng kanilang pagmamakasarili ay unang-una, grabe ang paggamit ng pera ng taong bayan para sa sarili nilang interes. At grabe rin ang panggugoyo nila sa taong bayan na gagamitin nila ang pera natin para sila ay tuloy-tuloy magpasarap. Tuloy-tuloy manghari-harian sa atin sa ordinaryong mamamayan. Keber kung hindi tayo makakain, keber kung hindi makapasok sa school, keber kung ano man ang estado ng buhay nating mga hampas lupa. Paloka kayo. So ito na nga, nangyari na. Pwede tayong manawagan ng resignation, pwede rin tayong manawagan na unang-una bago resignation, itigil nyo muna yung walang kwentang people's initiative na yan. Itigil na natin yung pagkukunwari na para sa kapakanan ng taong bayan yung people's initiative na yan. Alam natin hindi totoo yan. In fact, may iba pang grupo na naglalaway na mag-umpisa na yung people's initiative na yan. At mabago ang saligang batas dahil gusto na nilang makapagbenta ng lupa sa mga foreigners. Anong next? Sinasabi ni Presidente Duterte na kapag hindi nakinig, tutuloy-tuloy, sabi niya, pag hindi gumalaw o hindi nagparamdam ang military at ang PNP, then baka sunod-sunod ang mga rally. At mismong siya, posibleng maging bahagi ng mga rally na yon. So what is this? Now we have the makings of a game plan. Diba? Pagnilayan, parang ako. Isipin natin, ito na yon yung iniintay ninyo. Yung sinasabi ninyo, anong gagawin natin? Ito na po. May focus na. Ang gagawin natin ay tututulan ang saligang, ang attempts na galawin ng mga makasariling taong gumagamit ng pera ng taong bayan para itigil natin yung mga makasariling mga taong gumagamit ng pera ng taong bayan para gisahin tayo sa sarili nating taba at baguhin ang saligang batas para tuloy-tuloy sila na maghari-harian sa atin. Yun yung first. Yan po ang ating obligasyon bilang mga mamamayan. Kasi tayo nakakaintindi tayo, naiintindihan natin ito. So ang susunod na, we have the makings of this plan. This is what will happen next. Ball is in the court of the AFP and the PNP. Pero nasa sa atin ang obligasyon na i-explain. Hindi natin maaaring puntahan sila, naka-uniforme sila and all of that, at lecturan. Pero we continue talking in every forum that is available to us. Lahat ng forum na pwede nating gamitin, mag-explain tayo. Nang sa gayon, maaari umabot sa kanila itong mensahe ni dating Pangulo. Makita nila
na oras na na pag-isipan nila kung paano nila i-exercise yung kanilang mandato sa pagpuprotect ng taong bayan, sa pagpipigil ng mga krimen tulad nitong pagnanakaw sa kabanang bayan para ipatuloy nila ang kanilang paghahari-harian. Hindi niya sinabing military takeover. Huwag natin i-overcomplicate yung sinasabi niya. Wala siyang sinasabing lalabas tayo. Ang sinasabi niya is, ito ang mangyayari. At dapat handa tayo para sa mga pangyayaring iyon. Dapat, ito yung panahon na handa na tayo sa kasakaling may panawagan na pupunta na tayo sa kalye, doon, handa na, doon, ready na. Kailangan bahagi ito ng ating expression. And remember, rallies are legal. Okay? Remember that rallies are legitimate expressions. Legitimate means to petition for redress of grievances. Nandyan yan sa saligang batas na gusto nilang baguhin. Ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, pag hindi sila gumalaw, then ang mga tao ang gagalaw. At ang paggalaw nito, ang sabi niya, ay magkakarali-rali. At baka nga matulad daw si Pangulo sa kanyang ama. Yung mga nag-bring up ng video na yan, nililihis niyo yung issue. Hindi ginawang primary concern ni Pangulong Duterte ang estado ni Presidente Marcos noon. Pero ang sinasabi niya, ang danger, ang proximate danger dito, yung ginagawa nila sa saligang batas. Para kahit ano pa ang presidente natin, tuloy-tuloy lang siya in power for 10 years or more. Yan ang danger na ipinupuntirya ni Pangulong Duterte, ni former President Duterte. If they're in any way going to try to survive, ititigil nila yung charter change. Para sa akin, ha, it would be the smartest move on their part. Tigil yung charter change. And then everything else could go away. After itigil nila yung charter change, they have to come up within the next 3 months with achievement after achievement after achievement. This is the positive aspect. However, the negative aspect could be matatakot sila. And what are they going to do? They're going to shut down free speech. Para hindi kumalat yung itong sinabi ni Presidente Duterte, lalabas na naman yung kwentong ICC. Maglalabas sila ng mga paraan para may makasuhan sa kanila. Sino ang mga easy targets? Tatlong magkakapatid na sa gobyerno. So lahat sila potential targets. So yung mga dati nilang inaapil...